Wala. Ang nakalagay dito, nahuli raw, gumagawa istorya, yung mga pariseo, nahuli raw yung babae sa akto ng pangangalan niya. Ang tanong niya, nasa inyo kasama? Yeah, wala. So gumagawa sila ng usapin para maisakda lang ang Panginoong Jesus. Ginagamit nila yung kautosan ni Moses at yung utos ni Kristo para pagsabungin. Maraming mga ganyan. Ngayon, ano ho, at yun ay kumbaga hindi dapat. Kaya, yung sexual adultery dito, ipinakikilala doon sa mga talata, ito ay kaso ng mga lalaki at babae, kasalman o hindi, na binabawal ng banal na kasulatan. Ang ikalawa, ay ito. Adultery without sexual intercourse. Ay, may ganun pala. Pero no, papasahin natin. Nangano niya, pero hindi nakipagkali. Meron, dito sa baksa, ito yung tinatawag na reference natin, yung basis, may binabanggit ang banal na kasulatan ng mata, eyes full of adultery. Ito ay mababasa natin sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 14. At yung last of the eyes na mababasa naman natin sa 1 John chapter 2 verse 16. Ito po yung mga talata, pag-aralan po natin. Ito yung uri ng pakikipagtali na walang ginagamit na sexual intercourse o hindi nagsipin o hindi nagkaniin. Pero ito ay itinuturing na pamangalo niya. Sa ikalawang Pedro, sa natin, chapter 2, verse 14, narito po ang talata. 2 Peter chapter 2, verse 14. Ang sabi ay ganito, na may mga matang puspos ng pamangalo niya, having eyes full of adultery, at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis at ang matuwid ay nangaligaw sila. Tamaya. Meron palang kaso dito na nasa Diyos na, nasa daang matuwid na, nahiwalay pa uli. Bakit? Ang ano niya siguro. Dito makikita natin, binabanggit ang mga matang puspos ng pangangalo niya. Yung bagang tipong ang tingin doon sa babae halos ubaran na. Parang gano'n. Na ang tingin doon sa isang lalaki halos ubaran na. Kaya, yung mata, punong-puno ng tinatawag na pangangalo niya. Ano? Ito yan. Yung tinatawag na adultery without sexual intercourse. Yung pangatlo naman, halos kagaya rin itong pangalawa na ito. Lagay po natin dito yung pangatlo. Yung pangatlo ay adultery o pangangalo niya, adultery in the heart. Hindi pala ganyan. Mababasa naman natin ito sa Mateo chapter 5 verse 27 hanggang 28. Tingnan nga po natin kung ano yung nakasulat dito. Sa Mateo chapter 5 verse 27 hanggang 28. Meron palang mga ganitong uri ng pangangalo niya na ipinakikilala ang banal na kasulatan. Ang sabi ay ganito, narinig ninyo sinasabi, huwag kang mangangalo niya. Sabihin, alam niyo na ito. Nabasa niyo na ito. Dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Adultery in the heart. Pero mo sa kautusan pa lang ni Moses, huwag ka ng mangalo niya. Pagdating sa kautusan ni Kristo, matindi. Wala namang nagagalak na sexual intercourse, hindi kayo nagkakaling, hindi kayo nagkakatabi, hindi kayo nagkakasipin, nagkakasala na ng adultery. Saan? Sa puso. Dahil yung pagtingin sa isang babae, kagaya yung sinabi natin kanina, halos kubara na. May problema rin kasi sa pananamit. Mas magagalit sa akin yung mga kababaihan. Kasi sa panahon ngayon, nauso itong leggings eh. Ano? Bakit pag napansin mo, wala naman sana problema. Kaso ibababa, dapat talaga nun. Kasi pag tinaas, edi wow. Sabi nga, no? Sa
yung sinasabi nito, siyempre, lalaki yan, matutokso ngayon yung maganda naman itong babae na ito, namumungkahin ka rin kasi ng pangangalo niya ng isa, pareho kayo. Kaya hindi tama sa atin, kung inyong mapapansin, may binabanggit na kaayusan ng pananamit ayon sa 2 Timothy. Aayusin yung pananamit. Kasi kasama tayo sa iglesia, mga babae, na kailangan alam mo kung paano ka mag-support. Hindi yung disente, maayos, hindi yung inapapakitaan ng motivo. Mali yun eh. Ito yung kaso ng ilan. Lalo din yung mga kalalakihan, hindi lang din yung babae. Mga kalalakihan naman ngayon, may nag-lipstick pang lalaki. May naglalabas pa ng abs, si Mario Joseph, para siya ay cute. Ano yan? Ano mga yan? Pinagagawa niyo. Diba? Ito mga bagay na ito, ang sabi nito sa banal na kasulatan, inihalimbawa yung babae, dato pa sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae ng taglayang masamang hangad, nagkakasala siya. Kung may masamang hangad, eh paano kung humahanga ako? Eh, hindi ako nagkakasala. Depende yan sa iniisip mo. Pero dito sa banal na kasulatan, winawarningan tayo na kung ikaw ay nagkaroon ng ganong masamang hangad, ito kaso mo, Brad, mga kalalakihan, nangangalo niya ka sa iyong tinatawag na puso at iyan ay masama. At ito pa ang pang-apat. Meron din pala ganitong kaso ng tinatawag na spiritual adultery. Meron din pala ganitong binabanggit. Kaya nga sabi sa inyo, nagulat ako nung nire-research ko ito. Kala ko, maano lang ito, maikli lang. Mahaba pala itong usapin na ito. Kasi hindi ko rin tumalon. Dapat ipaliwanag mo yan. Bawat balangkas, meron din pala ganito. Meron ng adultery sa puso, meron pang spiritual adultery. Nasaan naman ang talata niyan? Ito po, yung pangangalo niyang spiritual.